na bilang ito sa mga mababaw na deposito na binaon ng mga Japanese Imperial Army sa isang lugar noong World War II. Di kaya may ganito kang plastada sa area mo, mga ka-teach? Kaya ito ang tatalakayin at pag-uusapan natin sa content na ito. Ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Pinamagatan ko itong gold deposit sa bukal ng tubig, recap number 42. At para ito sa lahat ng mga kasama natin na mahilig mag-explore sa ganitong plastada sa lugar. Sa inyo ito, mga madam at mga sir. Kaya ito ang tatalakayin at pag-uusapan natin sa content na ito. Pero bago natin umpisahan ang lahat, mga ka-teach, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Raider MMS, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Code Raider Official. Mag-like and follow lang dito, mga madam at mga sir, sa bandang gilid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, umpisahan na natin. Ganito yan. Ang ganitong mga plastada sa lugar, mga ka-teach, nako, lalo na may historian na nakikita ng mga ninuno ninyo ang mga sundalong Hapones or mga Japanese Imperial Army na naliligo sa lugar. Isang halimbawa na lang dito sa ginawa kong example illustration na ito. Ayan. Nakikita ng mga ninuno ninyo ang mga sundalong yan na nandyan sa bukal na yan. Ang tinutukoy kong bukal, mga ka-teach, ibalik natin ang plastada ng bukal na yan, hindi magkalayo dito sa ginawa kong example illustration kung saan nasa paana ng bundok. Ibig sabihin, foot of the mountain. Pagbaba, nandyan ang bukal. At sa bandang side na yan, nandyan ang sapa. Ayan, ilipat natin sa kabilang illustration. Hindi magkalayo nito, mga ka-teach, na dito lumalabas ang tubig sa bandang iyan, paanan ng bundok. At pag umapaw ang tubig, tatagos na yan sa sapa. Sa madaling salita, ang pwisto na ito, ito yung tipong pinakauluhan ng sapang maliit na may tubig. Pag may mga ganitong kayong plastada sa lugar ninyo, mga ka-teach, ulitin natin, sa pangalawang pagkakataon, pinakauluhan ng sapa. Ayan yung sapa sa baba, paakyat, na may tubig. Lalo na't may history ang area ninyo, kahit ipalagay na lang natin na mga saling kwento ng mga ninuno ninyo. At yun nga, nakikita nila ang mga sundalong mga Hapones or mga Japanese Imperial Army na naliligo sa lugar na yun or lugar na yan. Kahit saling kwento man lang sa mga ninuno ninyo, possible may depositong mababaw dyan sa area na yan, mga ka-teach. At ngayon, kung nakarelate man kayo dito sa simple guide kong ito, mga ka-teach, na may ganito talaga kayong plastada sa lugar ninyo or area ninyo, i-explore na ninyo yan, mga ka-teach, lalo na't may kasama pang history ang mga area ninyo, kahit saling kwento lang. Pasok yan, mga ka-teach. Meron at meron talagang nilalagay ang mga Japanese Imperial Army
sa isang lugar kung saan palagi nilang ginagamit, tulad ng sinasabi ko palagi, ginagamit nilang higiban ng tubig nila na inumin, paliguan, or ginagamit nila sa pang-araw-araw na pagsasaing ang tubig na yan. Naglalagay talaga sila dyan ng maliit na deposito sa lugar. Ang tanging gagawin nito mga katiits, kailangan lang ninyo dalhan yan ng metal detector. Para sa mga kasamahan natin na may mga metal detector, abot na abot yan sa mga metal detector ninyo. Subalit, ang ibang kasamahan natin na walang mga metal detector pero may ganitong plastada sa lugar ninyo, ang gagawin nito mga katiits, bantayanan ang mga sign na nagtuturo sa isang lugar. Ibig kong sabihin, maghanap kayo ng ibang sign dyan sa paligid tulad ng mga bato, mga arwid na nagtuturo na dyan banda nilagay ang mismong deposito. O kaya dito lang sinalpak sa gilid or sa kabilang gilid. Subalit, hindi magkalayo dyan ang depositong maliit na yan. Nandyan lang yan sa area na yan. Pero yung sa lolo ko na siya ang pinaghukay ng mga hapon, hindi lang namin mapasok ang lugar mga katiits. Alam niyo ba bakit? Ang tubig na yon or ang uluhan ng tubig na yon, ginamit ng or ginawa ng tangki para sa barangay. At ang barangay na yon, hindi barangay namin mga katiits, sa kabilang barangay. At may nagbabantay palagi. Ibig kong sabihin, binahayan talaga ang lugar na yon kung saan malapit sa pinakauluhan ng sapa na may bukal. At hindi lang nag-iisang bahay dun mga katiits, tatlo ang bahay. Kaya higit sa lahat, hindi pa sa amin ang lupa at parang nanakawin. Kung i-explore man namin, mali yung paraan na pagnanakaw mga katiits. Makakuha ka man ng deposito, subalit galing sa nakaw, pangit na paraan yun mga katiits. Kaya sa pagtatapos dito sa simple content natin, kung may mga ganito kayong plastada sa area ninyo, gamitan na ninyo ng metal detector. Kung wala man kayong mga metal detector, maghanap kayo ng mga possible sign na nagtuturo na nandyan ang mismong deposito or dito sa bandang uluhan niya, dahil hindi magkalayo ang giveaway dyan. Basta ganito ang plastada sa lugar, ganito talaga mga katiits, kung saan ang parting ito, ito ang pinakauluhan ng sapa na may bukal at papunta sa baba ang tubig. Ayan mga katiits, nako, kung naalala lang ninyo yung isang kasamahan natin na nabigyan ko ng assessment reading, naunahan ulit kami mga katiits dahil yung pakong nagturo, kung matatandaan ninyo, yung huling sign na nagturo na pako sa mismong bukal na yon, may nag-operate na isang taon nakalipas at nakwana na mga katiits. Kaya pag may ganito kayong plastada, birahin na ninyo. Ayan ang maibibigay kong payo sa inyo. Okay, sa pagkatapos sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea. At kung may ganito man kayong plastada, birahin na ninyo yan mga katiits. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.